Dumating na nga yung basmati rice namin, kaya makakapagbenta na nga ulit kami ng biryani. May mga chat kasi sa page na gusto daw nilang bumili. Kaya nung dumating na nga yung bigas namin, nagsabi na nga kami na available na nga ulit. Nag-start na rin nga pala kami gumawa ng beef biryani. Nung nag-post nga kami na magkakaroon na kami ng beef, may mga nag-chat nga kay Geraldine na hindi pa nga daw nila natitikman yung chicken, eh meron na ngang beef. Kaya nung nagluto nga kami, meron na rin nga kaming pa-order na beef. Tapos na nga naming maiprepare yung biryani na i-deliver namin, inantay muna namin yung lalamove. Meron din kasi kaming pa-order sa Las Piñas. Yung Paris naman namin, pagkatapos ng bagong taon, dire-diretso rin yung pagtitinda ni Carlos. Magdi-deliver na nga kami, as usual, ang talya nyo, hinihili na naman ang e-bike. Unang deliver nga namin, malapit dito sa May Santo Niño. Nag-message nga siya sa biryani page nga namin. Isa rin pala siya sa mga nanonood ng mga vlog ko. Hindi ko rin nga akalain na dito nga pala sa Muntinlupa, marami pala akong mga silent viewer. Kaya gusto ko rin talaga magpasalamat sa dobling suporta po ninyo. Thank you so much talaga. Yung ibang bumili nga ngayon, mga repeat order na, gusto rin kasi nila itry yung beef. Meron naman kaming customer na first time nga bumili and bumili nga siya ng isang chicken at isang beef. Hindi pa nga kami tapos mag-deliver ni Geraldine, nag-chat na nga sa kanya na sobrang nasarapan nga raw siya. Kaya nagtanong ulit siya kung kailan daw ulit meron. Yung mga huling deliver nga namin, puro hinatid na nga ni Geraldine sa bahay. Then after nga nun, dumiretso na nga kami sa sukat. Alas 5 pa nga lang, tapos na kaming mag-deliver. Si Talia nga, nagising nga nung nasa sukat na kami. Talia! Gising na rin. Bali 240 yung ano dyan, oh. Ang ganda ng buhok ni Ayang, oh. Pagdating nga namin dito sa bahay, andito nga si Nanay at saka si Sabel sa baba. Hinatid ko rin kasi lahat ng mga pinilian kong mga damit para nga ipadala na kay Sabel. Gustong-gusto nga niya yung mga binigay kong damit, lalo na yung mga kulay yellow. Bakit ko daw pinamigay sa kanya? Sabi ko kasi sa kanya, hindi ko na rin kasi masyadong ginagamit. And si Rinalyn nga, pinapalinis nga niya yung sugat niya sa akin kasi nga na-operahan siya, na cesarean siya sa panganganak. Sabi ko nga sa kanya, ang ganda nga ng pagkakatahi nga nung sa kanya kasi yung sa akin kasi iba, dati may stapler talaga. Kaya bumalik pa ako nung sa ospital para nga galin, and sa kanya kasi natutunaw yung sinulid. Pagkatapos nga noon, dito naman kami kila Elena ng gulo. Meron pa ang salad na natira sila Ginea, kaya sabi nga ni Geraldine, ilabas niya na nga lahat ng mga natitira dun kasi kakainin na nga namin ngayon. Mas masarap din talaga kumain ng mga handa nung bagong taon pagkalipas na nga ng ilang araw kasi nga natanggal na nga yung umay. At saka ganitong time din kasi talaga yung hanap-hanapin mo yung handa. 6:30 na nga kami umuwi, dumaan na nga muna kami ng alabang para bumili ng baka. Para nga sa mga pa-order nga kinabukasan. Dumaan na nga kami ni Geraldine ng Parisan kasi dito naman kami maghahaponan. Ilang araw na rin kaming hindi nakakain ng Paris kaya na-miss na naman namin. Malapit na din ngang maubos yung Paris kaya sabi nga namin kay Carlos maya-maya ay makakauwi na rin siya. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!